Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, what's up mga tropa peeps? Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome po to my channel. At yan, welcome balik ulit kayo. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel. At ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. So, napakalaking usapin, napakalaking issue, at talagang nag-trending ang pagkakahuli dito kaya Kuya Nino Barsaga, na talaga namang isang BDS vlogger yan. At marami talaga siyang mga pinupuna, marami siyang natatopic sa kanyang channel patungkol sa mga may ginagawang irregularidad, o meron siyang nabalitaan, o kung meron mga ginawa sa kanya, laban sa kanya, o merong ginawa laban sa kapwa na talagang nakita niya kung karapat dapat ba ito na pagsalitaan, pagsabihan. So alam niyo po, sa totoo lang, si Kuya Nino ay talagang matapang pagdating sa ganyang issue. Talagang matapang siya sa mga lumalabas na mga nakikita niya na mali. At napakaganda po nito sa isang komunidad, lalo na sa atin sa Pilipinas, na mayroong isang tao na lalabas at magsasalita at talagang ipapakita niya ang kanyang tapang para banatan ang mga gumagawa ng mali. So kung si Kuya Nino ay meron man mga napagsalitaan, napagsabihan, at kung minsan man ay sumobra siya sa kanyang mga sinabi, hindi po natin yan saklaw, at hindi rin po yan minsan mapipigilan, lalo na kung mainit ang ulo ng isang tao. At nakikita ko naman dito kay Kuya Nino, talagang meron pa rin naman siyang pigil. At talagang yung kanyang mga sinasabi minsan ay totoo naman. So dito nga sa pagkakahuli sa kanya, nag-trending talaga, pinagpiestahan ng mga nasa oposisyon, pinagpiestahan ng mga nakalaban ni Kuya Nino. At isa na nga sa mga nagpiesta dito ay yung mga bobo, tanga at siraulong supporter ng isang scammer, preso, land grabber, human trafficker, budol-budol na si Kulaong aka Francis Leo Marcos. Yan, ang mga kulto ni Norman Mangusin ay tuwan-tuwa po dito. Actually, wala akong pake kung yung sinasabi nga bakit daw Manila Police District ang humuli, yung smart ni Mayor Isko Moreno, kahit sino pa humuli dyan. Actually, wala naman akong pakialam dyan. Ang talagang punto ko po dito, ang pagsasaya ng mga bobo, tanga at siraulo. At inangkin pa nila na si Kulaong daw ang nagpahuli dito kay Kuya Nino Barsaga. So kung sakaling may mali si Kuya Nino Barsaga, okay, given, bigyan natin ng example kung totoong may mali si Kuya Nino Barsaga, cyber libel lang ang kanyang kaso. At yun namang kanyang kaso na yun ay bailable. Kahit 100 kaso pa ng cyber libel ang kanyang matanggap, yan po lahat ay bailable. At yan po ay kayang piyansahan ng isang Nino Barsaga. Kayang-kayang piyansahan yan. Kasi nga po, syempre, unang-una na, pamilya naman ni Nino Barsaga, syempre, hindi siya pababayaan. So, nandyan pa yung kanyang mga kaibigan. Nandyan pa yung kanyang mga kakilala sa gobyerno. At nandyan ang isang Senator Bongo, isang Bato de la Rosa, o andyan din si Tatay Digong. So, alam niyo po, hindi yan pababayaan ng kanyang mga kaibigan kasi mabuting tao si Kuya Nino sa kanila. Ang mga binabanatan ni Kuya Nino ay yung mga gumagawa ng katiwalian, pang-i-scam at pagmamataas at pagmamalaki at pagmamayabang. At isa na nga dyan sa mga binanatan niya ay si Francis Leo Marcos, na simula nung siya binanatan ng mga tauhan nito at simula nang siya tinraidor ni Francis Leo Marcos dahil nga sa pagyayabang, ayun. Diba? Nakita niyo naman kung ano-ano nangyari kay Kulaong, na nagkaroon siya ng problema doon sa loob, na humantong na sa, kumbaga, hindi lang naman kay Kuya Nino, pero humantong sa pagkakaroon ng reklamo doon sa mga warden na nagbabantay sa kanya, at siya mismo ay hindi na rin nakakagamit ng cellphone at na-sanction dahil nga po sa kanyang kayabangan. So dito sa mga nangyari na ito,
isa itong ano, isa itong babala para sa mga vlogger, lalo na sa katulad ko na vlogger na bumabanat sa isang tao na gumagawa ng masama. Na dito sa larangan ng pagbablog na ito, kailangan mo talagang mag-stick doon sa katotohanan. Huwag na huwag kang magsasalita ng hindi totoo laban sa isang tao. So ako, katulad ko, nag-stick ako sa katotohanan dito kay Kulaong na siya'y scammer. Dahil siya talaga ay nang i-scam ng mga tao sa, yan, sa mga tawagan, sa mga chat, at talagang nanghihingi siya ng pera para sa kanyang fake humanitarian. So alam niyo po, dito sa ginagawa ni Kuya Ninyo na ito, hindi talaga may iwasan na siya'y makasuhan ng libel. At ako din po ay hindi rin ako nakakasigurado na hindi rin ako makakasuhan ng libel. Kasi nga po, ang tao ngayon ay mga sinungaling. Meron pong mga tao ngayon na ang katotohanan ay ginagawa nilang kasinungalingan, at yung kasinungalingan ay ginagawa nilang katotohanan. So dito sa mga ganitong usapin, pagdating dito kay Kuya Ninyo, siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. At ang isa pang nakakaalam ng katotohanan ay yung kanyang tinutuligsa o kinokondena na tao. So dito sa nangyari kay Kuya Ninyo na ito, na nakita natin ang kanyang tapang sa pagsisiwalat ng mga mali, pagsisiwalat ng mga hindi katanggap-tanggap sa publiko, eh marami po talagang magagalit sa kanya. Merong magagalit at meron din namang matutuwa. At sa nangyari nga na ito dito sa pagkakahuli kay Kuya Ninyo, eh hati ang isipin at opinion ng mga tao. Dahil ang mga tao nga po ay hindi naman talaga yan 100% kakampi sa'yo. Hindi yan 100% na magagalit sa'yo. Merong ding matutuwa, merong magagalit. At isa nga po sa mga nagagalit dyan ay yung mga nasa oposisyon na nakita kung gaano magsalita ang isang Ninyo Barsaga. Na para sa akin, kung ikaw, ha? Kasi nung naupo si Tatay Digong, talagang nakita natin live on TV na merong isang presidente na dati hindi talaga natin nakikita, at kapag nagmura, maririnig natin yung ganon, di ba? May ganon. So, ngayon dito kay Tatay Digong, talagang on the spot, makakarinig ka ng mura sa kanyang mga live dati, sa kanyang mga interview na hindi na kaya pang itago ng reporter kasi nga live. So dito rin kay Kuya Ninyo, 2016 o before 2016 nang siya maging DDS vlogger at sinuportahan niya si Tatay Digo, eh nakikipaglaban na yan. Kung kani-kanino na yung nakikipaglaban, at kung ikaw ay nasundan mo si Kuya Ninyo, maiintindihan mo siya kung bakit siya ganun magsalita. Kanya-kanya tayo ng style. Kanya-kanya tayo ng way kung paano natin makukuha ang isang komunidad, kung paano natin makukuha ang pulso ng masa, at kung paano tayo magugustuhan panoorin ng isang viewer. So kung katulad niyan, nakita natin si Kuya Ninyo, talagang palamura, may pagkabastos ang bunganga, eh para sa akin po, mas okay na yung ganun. Mas okay na yung ganun. Na yung tao, makita mo na nasa live, nagmumura, kung sino-sino ang pinagsasalitaan ng hindi maganda, mas okay na yun. At least hindi plastic. At least kapag kung ano man siya doon sa harapan ng kanyang camera, kapag siya'y nakatalikod at wala ng camera, ganun pa din siya. Hindi nagbabago. Hindi katulad ng ibang mga kung sino-sinong tao dyan na makikita natin mabait sa harapan ng camera. Akala mo kapitapitagan, pero pag nakatalikod, mura ng mura at banat ng kasinungalingan sa mga tao. Mas mabuti na po yun. Katanggap-tanggap na po yun para sa akin. At simula nang marinig ko si Tatay Digong na nagmumura on the spot sa kanyang live interview, doon ko naisip, hindi natin kailangan ng isang kaplastikan, hindi natin kailangan ng isang nagpapanggap na mabait, at hindi masasabing mal-edukado o hindi edukadong tao ang isang taong nagmumura.
talagang mayroong taong nagmumura na expression at mayroong talagang taong nagmumura na galit. So nakita ko dito kay Tatay Digong ang pagiging natural, pagiging totoong tao na talagang yun talagang wisyo ng mga Pilipino. Yun talaga ang nangyayari. Magbayad ka sa jeep, pag nalaglag yung pera, masasabi mo, ay put! Yeah. Kapag may nakabangga sa'yo sa isang siksikang palengke, ang sasabi mo, ay put! Kaya po hindi na bago. Pasasamain lang talaga ng social media ang isang Ninyo Barsaga at isang Tatay Digong at lahat ng mga nagmumura sa social media. Pasasamain lang sila. Pasasamain lang ang kanilang imahe, pero ang totoo, sila po yung mga totoong tao at hindi lahat ng nagmumura ay masamang tao at hindi lahat na nagsisimba ay mabait at hindi nagmumura. So yun lamang po ang gusto ko i-share sa inyo. Imulat natin ang ating mga mata. Paalala lang ulit doon sa mga nagpesta sa pagkakahuli kay Kuya Ninyo, eh makakalaya po yan. Makakapagpiansa po yan. Kahit dumating pa ang napakaraming tao para magdemanda kay Kuya Ninyo, makakapagpiansa pa rin po yan. Walang heinous crime na ginawa si Kuya Ninyo. At doon sa mga kulaong nation na mga bobo, tangat, siraulong supporter ni Norman Mangusin, makakalaya si Kuya Ninyo at napakasakit niyan sa inyo dahil si kulaong nabubulok pa din sa kuya. Real talk lang, di ba? Yun lang naman tayo, real talk lang. Nagsasabi lang tayo ng totoo ditong kalagayan ng isang tao. Si kulaong mabubulok sa kulungan, si Kuya Ninyo mapapiansahan. So yun, maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. At yan, meron tayong mga moto vlog na kasunod. Maraming salamat din po sa lahat ng sumusuporta sa 14K vloggers, kay Inay Mary Ann, kay Kuya Alvin Constantino, at sa lahat po ng supporters at vloggers na umalis sa pambubudol ng FFCI. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng nagising, sa lahat po ng araw-araw na lumilipat at nakikita na nila kung ano ang klase ng pambubudol na ginagawa sa kanila ni Francis Leo Marcos, ay maraming salamat po talaga, dahil hindi po naman talaga tayo mapapasama kung lalaban tayo sa isang masamang gawain. Maraming salamat po. God bless us. Kinakamusta nyo ako? Eto ayos lang naman. Hanggang ngayon ay tinatama ang maling nakaraan. Patawad nga pala sa lahat ng nasaktan at nasugatan ng mga salita kong maanghang. Pero mag-aayos, siguro wag na lang. Kung gusto nyo ng plastikan, wag ako, iba na lang. Ngayon binibigyan ng tiwala, bilang na lang. Malamang baka madali na naman ng alamang. Kaibigang tumalikod, tinuring na kapatid. Kinalimutang inalalayan ko siya sa pagtawid. Hindi mo dapat nagawin na sirain ng palihim ang taong nagturo sa'yo ng liwanag sa dilim. Kasama mo ng matagal, nagawa mong kagating. Ganon ang ahas pagbutong, kahit sino tutuklawin. At sa mga nagtatyaga upang ako'y pabagsakin, bilib ako kahit papano, sinubukan nyo pa rin.